So, hello everyone. Good day, ma'am, sir, and to the everyone who is watching. So, ang napili ko sa tatlong activity is the hydraulic arm. Hydraulic arm. Kasi nga, akala ko madali lang siya, pero hindi nga pala. Hindi pala. So, tignan natin paano akong ginawa. So, ito yung mga materials na ginamit ko. Cardboard, toothpick, shoe glue, plies, cutter, pencil, sabay, toothpick, tsaka yung tali na yun, yung tape, grip tape ata tawag yun, tsaka syringe, tsaka yung hose. Ito na nga, sinimulan ko na nga gawin yung ating activity. Thank you.
So, yun na nga, habang ginagawa ko yung activity na to, yung sobrang hirap, nakabot pa ako ng dalawang araw. Akala ko kasi ano, akala ko napakadali lang. Yung materials lang kasi yung mahirap, lalo na yung karton. Wala kasi makita ang karton na matigas dito sa amin. Parang, nakita ko lahat na malalambot lang, kaya sobrang hirap. Tsaka yung pag-balance ng tubig sa syringe, kasi yung hose namin is malaki, tapos maliit lang yung ito. Parang pag kinukompress mo agad siya, parang nagalabas lang. Kaya kailangan mo siya yung plastic muna, dalawa. So yun, parang nahirapan ako paano mag-balance. Kaya natagalan ako, kaya nabot ako ng nilang araw. So, yung ginawa ko yung hydraulic arm, kasi nga akala ko madali talaga. Pero hindi nga pala, Sabay, nakatulong ko sa ano, sa mechanical engineering, lalo na sa mga construction. Yung ano kasi hydraulic arm, para padali niya yung trabaho ng mga tao dito. Lalo na, yung kunyari, may mabigat man na bagay na kailangan buhatin, tapos pupunta sa taas, hindi na kailangan manumanumin tulad dati. Kailangan na lang i-gamitin yung hydraulic arm. Ganyan na lang. Para madalian sila. Kaya grabe ka importante yung ano, hydraulic arm sa atin. Kasi nga, napapadali niya yung trabaho ng tao, tapos naabot pa yung mga deadlines nito sa mga construction. So, yun lang. Yun na nga. I'm Azwin Parial and this is my activity. Thank you.